dapat alam mo kung ano yung motorcycle helmet. Ano ba yung tinutumbok sa ganyan, mga kaibigan? Siyempre, dapat kung alam mo yung brand na to, diba? Alam mo yung SRP price ng brand na to. Alam mo rin kung magkano ang makukuha mong less o discount kapag nag-wholesale ka sa brand na to. Lagi mong tatandaan yan, mga kaibigan. Lahat ng brand na gusto mong ibenta, hanggat maaari, meron kang idea. Hanggat maaari, na-search mo or napagtanong mo. Hello! Ayan, mga kaibigan. Ano ang dapat nating tandaan kapag magninegosyo tayo ng motorcycle helmet? Mabilis na to, mga kaibigan, itong pag-uusapan natin tungkol sa pagninegosyo ng motorcycle helmet, lalo na bago ka pa lang. Kasi, real talk, hindi po lahat na nagtatayo o nagninegosyo ng motorcycle ay nagiging success. Hindi po lahat, mga kaibigan. Totoo yan. Marami na rin akong kakilala dito sa lugar namin na pagkalipas lang ng isang taon or wala pang isang taon, eh, tinigil na nila pagtinda nila ng motorcycle helmet. So, some reason. So, magkaiba yung reason niya. So, mga kaibigan, magbibigay lang tayo ng konting tips o mga dapat natin tandaan bago tayo magsimula ng negosyong motorcycle helmet. Una, dapat alam mo kung ano yung motorcycle helmet. Ano ba yung tinutumbok sa ganyan, mga kaibigan? Siyempre, dapat kung alam mo yung brand na to, diba? Alam mo yung SRP price ng brand na to. Alam mo rin kung magkano ang makukuha mong less o discount kapag nag-wholesale ka sa brand na to. Lagi mong tatandaan yan, mga kaibigan. Lahat ng brand na gusto mong ibenta, hanggat maaari, meron kang idea. Hanggat maaari, na-search mo or napagtanong mo kung ano bang klaseng helmet yan. Ito ba is nasa low-end, nasa high-end, o nasa entry-level? Dapat alam mo rin yan. Diba? Kasi importante na alam mo yung status o alam mo yung spec o yung details ng helmet na binibenta mo. Baka mamaya biglang may magtanong, ano ba yung helmet na yan? Hindi mo masagot. Diba? Tapos, presyo, yung SRP. So, hanggat maaari, ang ibibenta mong helmet is naka-SRP. Kasi, ang mga riders, ang mga bumibili, nagko-compare yan. Kinukumpara nila yung tinda mo dun sa kabilang tindahan or dun sa nakikita nila online. Yan, mga kaibigan, ang una nating dapat tandaan. Alam mo at kilalanin mo ang helmet na ibibenta mo. Pangalawa, mag-wholesale ka ba o mag-online muna? Ilang piraso ka magsisimula? Kaya ba ng budget mo na mag-wholesale? Kaya ba ng budget mo na maglagay ng pwesto? Pag-isipan mo mabuti yan, mga kaibigan. Kasi kung magtatayo ka ng pwesto, magkano ang upa sa isang pwesto? 5,000, 6,000, 8,000, 10,000? Tingin mo ba, kaya ba ng shop mo na magbayad ng ganong renta agad-agad? Real talk din yan, mga kaibigan. So, kung kaya mo, go. Kung hindi naman, bakit hindi ka magsimula sa garahe ninyo or dyan sa bahay mo? Post ka lang, picture ka lang, online lang. Diba? Kasi, mga kaibigan, ang labanan talaga ngayon is marketing or online. Kailangan marunong ka mag-online. Kailangan marunong ka mag-promote ng product mo. Hindi yung nadyadyan lang yan. Kailangan mong i-alok. Kasi hindi ka naman kilala. Hindi pa kilala ang store mo. Magpapakilala ka pa lang. Diba? Yun, mga kaibigan, yung pangalawa. Tapos yung pangatlo, mga kaibigan. Kung meron ka naisip na pwesto na, eh take note. Kung yung lugar ba yan, eh, matao. Baka mamaya nasa liblib yan. O kaya nasa looban. Mababa nga presyo. Eh, hindi naman pinapasok ng tao. Paano ka mag-inegosyo? Paano ka kikita nun? Diba? Magaganda yung item mo. Eh, hindi naman mapuntahan kasi nga malayo.
isang factor din yan, mga kaibigan, yung pwesto kung gusto mong magnegosyo. Kailangan makita mo yung pwesto, visible, maraming tao, madaling mapansin. Kasama mo rin yan. Kasi, nagsisimula ka pa lang. Hindi ka tulad ng iba, sikat na sila o kilala na yung shop na yun. Kahit saan mo ilagay yan, pupuntahan ng tao. Pero tayo, nagsisimula pa lang, may hirapan tayo. Diba? So yan mga kaibigan, yung tatlong tips na binigay ko na sana ay makatulong sa magsisimula pa lang na magtayo ng negosyo. So ilang mga kaibigan na sana may natutunan tayo sa mga gusto mong negosyo ng motorcycle helmet at hindi po tayo malugi kung sakasaaling dumating na pagninegosyo natin. Okay? Ngayon, kung mayroon nag-start na dyan ng magnegosyo, tulong-tulong tayo, huwag kayong susuko, laban lang. And marketing lang yan. Paano mo i-market yung page mo, yung helmet mo? Dadagdag ko lang mga kaibigan. Hindi po masama na kumuha ka ng maraming supplier kahit pare-parehong brand yan. Kasi kung saan ka mas magaan or saan ka mas kikita ng mas maganda, doon ka magpunta. Okay? So yun lang mga kaibigan. Lagi ko sinasabi, ingat tayo palagi kasi alam naman natin may pamilyang nag-aaway sa atin. Bye-bye! Thank you!